during these times of crisis, call center jobs are in demand. So for today's video, I want to share with you guys what are the step-by-step process that I did when I applied for a call center company. So this is some sort of storytelling as I want to share with you in detail what exactly happened to me during that day or during the first time I went for a call center interview. So if you're interested, just keep on watching. Alright, so I'll be sharing with you nga yung step-by-step process in applying for a call center job, and I'll be sharing with you my personal call center job hunting experience. By the way, hindi ko mapapromise na mag-English ako the whole time, so magtatagalog na lang ako kasi mga Pinoy naman tayo. Alright, so start na tayo. So step number one is, ang ginawa ko talaga is pumunta ako sa mga websites like jobstreet.com, pati na rin sa indeed.com. Pero ang pinaka ginawa ko talaga is sa jobstreet.com ako pumunta. Doon ako nag-search ng mga call center na hiring, tapos din ako nag-send ng aking mga resume. Pero isa ito sa mga ways na pwede mong gawin. Pwede kang pumunta sa Jobstreet, sa Indeed.com. Pwede ka rin sumali sa mga Facebook page. Sa Facebook, gamit yung Facebook account mo, search mo lang call center jobs or call center job hiring. At sobrang dami ng groups na nagpo-post doon ng mga latest job vacancy sa mga call center. Okay? Then, pwedeng-pwede ka rin maging walk-in applicant at pumunta ka sa preferred mong BPO company. Okay? So, yun yung unang-una natin gagawin. Next is, alright, so ayan, pinakita ko lang sa inyo yung logo ng jobstreet.com or Indeed in case na hindi ka pa aware na merong ganitong nag-i-exist na platform. Okay? So, step number two is, of course, create an updated resume or curriculum vitae and send it to the BPO company of your choice. Wait for their response within the day or a few days later. It might take 3 or more days for them to reply. So, ang ginawa ko, nag-send ako ng mga resume sa jobstreet.com. Then, after an hour lang siguro, or after 1 day, 2 days, 3 days, sobrang dami nang nagtitext sa akin. Kasi, hindi naman pwedeng sa isang company ka lang mag-a-apply, diba? So, trinay ko na lahat, especially kapag ka sa malapit lang sa akin. So, yung mga ina-applyan ko is mga within Quezon City lang kasi mahirap naman mag-travel ng papuntang Makati, Taguig, and other places, diba? So, yun yung mga consideration ko. After like 1 day, sobrang dami na nag-text sa akin. Then, yun, kapag nag-text na sila sa'yo, magsiset na sila ng appointment. So, mag-move na tayo sa step number 3. So, ayan, ito pala yung picture ng apply now button. Click mo lang yan. Then, may option doon para i-insert mo yung iyong resume. Then, syempre, kailangan mo rin maglagay ng cover letter. So, make sure na meron ka ng na-compose na letter prior doon sa pag-send mo ng resume. Pwede mong i-copy-paste na lang para hindi ka na paulit-ulit na gumagawa ng cover letter every time na mag-send ka ng resume. Okay? Next. Step number 3 is, once application is accepted, they'll set an interview. You will receive a text message stating the following details: their office address, the date and time of your interview, and of course, you have to reply back with your complete name as confirmation that you can join the interview. So, ayun na nga, nung nag-apply na ako, nakareceive na ako ng text message, at sa text message na yon, binigyan ako ng instructions kung saan yung address nila, ano yung mga kailangan kong dalhin, at anong oras yung interview ko, pati na rin yung date ng interview. At syempre, ayun, kailangan mo mag-reply sa kanila. Okay? So, next slide is, papakita ko sa inyo yung isa sa mga text message sa akin, pero hindi ito yung nag-apply ako as call center agent. Para to sa estimator quantity surveyor, pero parehas lang naman talaga. Nakalagay dito, "Good day, Miss Noemi Cantoria. This is Pam from Infinite Options Incorporated. We would like to invite you in an interview as an estimator.
acquisition on Thursday, January 23, 2020 at 9 a.m. We're located at their address, and it says here, bring a copy of your updated resume and kindly reply with your name to confirm your attendance. Thank you. So this is typically yung text message na marireceive mo. So mapapansin mo yung position nakalagay, pangalan ng nagte-text sa'yo para pagpunta mo dun, sabihin mo, interview po, sino yung contact person mo, si Miss Pam po, ganyan. Then, ibibigay sa'yo yung kung kailan yung interview mo. Kasi normally, kapag nag-send ka ng resume mo ng Friday, ang interview sa'yo ay sa Monday na, ganun. Tapos, ibibigay sa'yo yung address. Minsan nga, magbibigay pa sila ng sketch sa'yo or mga landmarks para hindi ka maligaw. Okay? So, yun. Sundan mo lang, din mag-reply ka lang. Alright, so, eto na. Halimbawa, pumunta ka na, umattend ka na sa interview. Ang ginawa ko na lang, malaking pagkakamali ko, pumunta ako ng napakaaga. Sabi ko nga sa inyo, 7 a.m. nandun ako sa mismong building kung saan ako i-interview. Mali pala yun, guys. Kailangan pala bandang hapon ka na pumunta kasi ang ending, kahit umaga ka pumunta, uuwi ka rin ng madaling araw kasi nga one day yung process nila. So, going back, pagpasok ko dun sa building na yon, nagulat ako. Sabi ko, halang, dami-dami namang tao dito. Yun pala, panel interview muna kami. So, sa panel interview, ito yung mangyayari. So, syempre, group interview yan. Sobrang dami namin. 10 kami. 4 na lalaki, tapos 6 na babae. Karamihan sa kanila dun, may experience nga, tsaka ang gaganda nila. Joke. So, eto, sa panel interview, tatanungin ka isa-isa ng interviewee. Ang bait, tsaka approachable ng interviewee namin noon. Yung tinanong niya sa amin is, tell me something about yourself. And of course, why did you apply here in our company? Tapos, tatanungin nila kung meron ka na bang experience sa call center or wala pa. So, kailangan magpabibo ka sa part na to. Kailangan galingan mo. Kailangan angat ka sa sagot ng isa. Limbawa, na narinig mo na yung isa na sumagot, tapos na-realize mo parang may kulang pa sa sinabi niya, dugtungan mo yon. Kailangan pabibo ka, talkative ka, okay? Kasi nagtatanggal sila sa part na to, sa panel interview, dito sila nagtatanggalan. So, di ba sabi ko sa inyo, 10 kami nung una, pero it turns out na 7 na lang ang natira sa amin after nung panel interview. So, merong tatlong lalaki na natanggal sa interview dahil medyo hindi pa sila piha sa wikang English, plus medyo shaky yung boses nila, hindi pa sila ganun ka bilis magsalita sa English. So, binigyan naman sila ng chance, pwede silang mag-reapply after 3 to 6 months, okay? So, next. Okay, dito naman tayo sa one-on-one interview or yung tinatawag na initial interview. So, sa one-on-one interview, mag-isa ka lang sa kwarto, mag-isa ka lang sa room, okay? Pero in my case, tatlo kami sa room na yon. Tapos, ang nangyari, in-interview kaming tatlo, ang natira, dalawa na lang. After nung dalawa na lang kami, pinalabas din yung isa kong kasama na pumasok din. Tapos, one-on-one na talaga kami nung boss. Of course, yung tinanong sa akin, yung mga basic questions or questions na kadalasan naman talagang tinatanong sa call center, magkano yung gusto mong offer, bakit ka nag-apply, tingin mo ba, papasa ka, ganyan, mga questions. By the way, kung hindi mo pa napapanood yung mga questions na kadalasang tinatanong sa interview, ililink ko na lang sa baba, tsaka maglalagay din ako sa iCards, check nyo na lang. Then, ayun, sa one-on-one interview, kailangan magpakitang gilas ka rin, ha? Hindi pwedeng lalamya-lamya, kailangan active pa rin, friendly, nakasmile, madaldal, ganun. Okay, so next. Okay, so dito naman tayo sa test-taking part. So, hindi porke na-interview ka na, nakahinga ka na. Kasi meron pang test na mangyayari. So, ito yung mga test na ginagawa
Magsasagot ka ng mga grammar questions, comprehension questions, logic questions, and of course, mathematics questions. Meron ding science, history, and IT-related questions. So, siguro mabibigla ka kasi ako, nabigla rin ako. Hindi ko rin inasahan na, ay, sa call center pala, kahit sa call center pala, meron din palang mga ganitong questions. And guess what? Ang hirap. Pero kayang-kaya mo yun, basta meron kang basic na foundation sa English. Tapos may alam ka naman sa history. Kung gusto mong gumawa ako ng separate na video dito, gagawin ko para sa'yo. Comment down ka lang. Next is, of course, after nung lahat ng test na yon, meron pa tayong tinatawag na typing test. Ano yung typing test? Ito yung parang pagtatypin ka nila ng isang buong paragraph. Sobrang haba ng paragraph na yon. Tapos itatype ko lang siya within 1 minute. Pero I think 2 minutes yon. Pero yeah, 1 minute. Kailangan mabilis ka mag-type, as in 45 or more words per minute. Kaya 45 to 90 words per minute. So, ang nangyari sa akin dito, hindi pa talaga ako ganun kabihasa sa pagta-type dati. So, pinaulit nila ako, binigyan nila ako ng chance. So, yun, before ako sumalang, type-type muna ako, ganyan, practice-practice. Tapos, after nun, pinag-try nila ulit ako, yun, pumasa naman. Medyo mataas na score natin sa typing test. So, yun. Pasado naman tayo sa part na yun. So, next. Okay. So, meron din tayong tinatawag na versant test or exam. Nagtaka rin ako, ano ba yun? So, base sa definition ni Google, versant tests were the first fully automated tests of spoken language to use advanced speech processing technology. So, in layman's term, ang ginawa lang talaga sa akin nito is pinapunta ako sa isang room, tapos mag-isa lang ako dun sa room, merong isang machine, para siyang telepono, na pakikinggan mo kung ano yung sasabihin ng machine na yon, susundan mo. Halimbawa, magbabanggit siya ng isang buong sentence, kailangan masabi mo yun sa kanya pabalik. Parang ganon. Ang ginawa sa akin nung nag-assist sa akin is, pinagdala niya ako ng ballpen tsaka ng bond paper, kasi sabi niya pwede ko daw isulat, i-take note kung ano yung sasabihin ng machine. Pero sa sobrang bilis ng machine, hindi ko pa nga nasusulat yung unang word, turn ko na, ako na naman yung magsasalita. So ang ending, kailangan mo nang talagang makinig ng maigi, tapos i-memorize mo instantly yung sinasabi ng device na yon. Tsaka bukod doon, meron ka rin kailangan sagutan. Grammar din yun, tsaka comprehension din. Kaya sabi ko noon, nung part na yun, down na ako, ay wala na. Hindi na ako papasa dito, ang hirap na nito. Tapos sa bandang dulo naman, nagbigay sila ng parang isang parang kwento or scenario. Tapos magkukwento ka within 2 minutes. 2 minutes straight kang magsasalita ng English. So, feeling ko paulit-ulit ko nang dinedescribe yung scenario na binigay sa akin. Yung scenario na binigay sa akin is, i-describe ko yung feeling ng isang batang naglalaro sa playground. So, yun, nag-isip ako agad instantly kung ano-ano yung feeling na ginagawa. Feelings kapag ka naglalaro sa playground, ganyan, pahabain mo na lang, ganun. So, ayun, so far na itawid naman natin yung versant test. Sana wala nang kasunod, no? Pero actually, meron pang Berlitz test. So, ano nga ba yung Berlitz test? Base sa Google, Berlitz test is a precise assessment of active language skills in business context, including pronunciation and intonation. Duration nito is 20 minutes, pero I think mas matagal pa dun yung sa amin. Pero ginawa namin to after kumahire, like 1 week after nung training namin. Or hindi pa kami sumasalang sa call, meron na kaming Berlitz test. Ang ginawa, parang pupunta kayo sa isang room. Tapos, nakarap kayo sa computer, of course. Meron kayong headsets. Tapos, may ipapabasang
paragraph sa inyo, kailangan galingan yung pagbabasa, yung pronunciation nyo, yung intonation nyo, galingan nyo. Tapos, meron ding part na may questions doon, tapos sasagutan mo siya. So, pang business context to, tsaka tinitest dito yung pronunciation skills mo, tsaka yung intonation na rin. Okay? So, ayun. Next is, dito na tayo sa pinakadulo, final interview. So, kanina sa mga binanggit kong yon, tatlo na lang kami, diba? Kunento ko sa inyo, 10 kami originally, nabawasan ng 3, naging 7 na lang. Then after nung lahat ng process na ginawa namin, yung mga Versant Berlitz, from 7, naging 5, tas from 5, naging 3 na lang kami sa final interview. So, sa mga nagsasabing madali lang yung call center, sa mga nag-underestimate, dinedegrade, sorry ha, pero feeling ko isa ang call center sa pinakamahirap sa na ina-applyan sa trabaho kasi unlike sa private and public institutions dito sa Pilipinas na pwede kang magsalita ng English or Taglish o kaya pure na Tagalog lang, sa call center is kailangan pure English tapos kailangan may baon-baon ka talagang knowledge hindi lang sa pagsasalita ng English kundi pati na rin sa grammar and a lot more. So, yun, pag nakarating ka ng final interview, parang eto na, malapit na, nandito na ako sa edge ng success. Charot, edge ba? Yun, so, pag final interview na, 3 na lang kami nun, I remember na lahat kami na natira is college graduate. Yung isa doon is fresh graduate, education siya. Lalaki siya pero medyo gay, di ko sure. Tapos yung isa naman is meron na siyang experience sa tawag doon sa fast food, meron na siyang mga experience sa customer service ganun. Pero sa fast food nga lang, graduate naman din siya ng IT. So, kinabahan ako kasi alam ko magagaling sila. Then ayun na nga. Hapon na noon, sabi nila alas 3 daw yung interview, pero hapon na wala pa rin, inabot na ako ng 10 PM, wala pa rin, tas 11 PM, wala pa rin. Almost 12 midnight na ako nung may interview that time. So, ayun, during that interview, bigyan ko kayo ng tip. Greatest tip to pass the final interview is always say yes, even if your answer is no. Kasi kung gusto mo talaga makapasok sa call center, kapag tinanong ka ng, kasi may questions din dyan eh, bukod sa tell me something about yourself, lahat. Sa final interview dito na parang madugo, mas matagal yung interview sa'yo. Tapos yung mag-i-interview sa'yo, supervisor, manager, or TL, ganun. So parang highest to the highest level na talaga to the max na. So, kapag tinanong ka ng kaya mo bang mag-work during holidays, mag-yes ka lang kahit ayaw mo, yes ka lang. Kaya mo bang mag-work ng night shift, yes ka lang. Kaya mo bang magtrabaho kahit during New Year, Pasko, ganyan. Kailangan yes ka lang ng yes. Kaya mo bang mag-overtime, yes ka lang ng yes. Kaya mo bang mag-work kahit naka-work off ka, yes ka lang. So, yun ang ginawa ko. Nag-yes lang ako ng nag-yes. Tapos, kapag tinatanong ako, positive lang lagi, hindi ko dinadown yung sarili ko, kahit negative akong tao, nagpapaka-positive pa rin ako doon, jolly pa rin, friendly pa rin, nakasmile pa rin. So, ang ending, guys, sa aming 10, ako lang po ang nag-iisang nakapasa sa interview na yon. So, mahirap. At nalulungkot ako para dun sa dalawa kong kasama kasi kagaya ko, inabot din sila ng 12 midnight. Pero hindi worth it, diba? Kasi hindi sila nakapasok. So, bale yung paghihirap nila ng isang buong araw eh, na bale wala lang, tapos pinauwi lang din sila. So, ayun, sana kung nakarating ka sa part na to is ma-inspire ka or huwag kang matakot na mag-try na sa na subukan pa ring mag-apply sa call center kasi kahit mahirap worth it naman siya tsaka nakaka-proud sa sarili kapag ka ginawa na na-achieve mo yun at the end of the day. So kung kaya ko, kaya mo rin yun. Isipin mo ha, first time ko rin mag-apply sa call center, isipin mo rin na Bisaya rin ako at isipin mo na hindi rin ako magaling sa English. Pero again, napasa pa rin natin. So sana ma-apply mo lahat ng sinabi ko dito para makapasa ka rin.
So that is the end of the video. I hope you learned something from this video. If yes, then please give this video a thumbs up. You may also subscribe to my channel if you want contents like this in the future. And once again, this is me, Nayumi C, wishing you a happy day today. God bless you. And of course, you take care always. And I'll see you in my next video.